Santo. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumainyo rin. Mga kapatid, sa banal na pagdiriwang na ito, ginugulita natin si San Maximilian Kolbe, no? Isang namatay sa Nazi concentration camp, no? During ikalawang pandaigdig Second World War. So, alam po natin na noong panahon na yon, no, ay, alam niyo ba yung concentration camp? No? So, kalimitan na kasi kapag may gera, hindi naman kayo nakaabot ng gera. So, kailan yung last World War? 1943 to 1945, no? Din ang Second World War, no? So, bahagi ho na kung saan ay may mga concentration camp, Nazi, German, no? Kasi noong unang panahon ay yung German at Hapon ay magkakampi, no? So, sa German concentration camp, no? Inandun si St. Maximilian Kolbe, no? Kasi kinukulong noon ang lahat ng mga kalaban ng Estado, no? Sama na dyan ang mga Hudyo, mga pari, no? So, siya ay namatay, no? Sa concentration camp kasi sila yung mga prisoners ng mga German prisoners, sila yung mga ng German army. So kapag kasi may tumakas noon na isa sa mga prisoner, 10 ang papatayin. Yung isa ay may isang
tumaas, so may 10 papatay. Ngayon, yung isang napili na siyang papatay, yung sabi niya ay, maawa na po kayo sa akin. Sabagat marami akong anak. So ngayon, ang nangyari ay naawa si St. Maximilian Kolbe, siya yung tumayo doon sa lugar ng isang nagmamakaawa. Kasi gawa siya may pamilya at may mga anak. So, siya yung na-firing squad. So, ipanapanalangin natin yung mga kabatid natin na nagdurusa, ano, gawa ng hindi makatarungang pang-aapi. At sama-sama nating dulog, hindi natin mga kapatawaran ng ating mga kasalanan. At upang maging karapat dapat tayong gumanap, pag-isiyan natin ang mga ito sa harapan ng Tuhang Kapal. Sabay-sabay nating ipahayag. Inaamin ko sa makapangyarihang Diyos at sa inyo mga kapatid, na lupa akong nagkasala sa isip, sa salita at sa gawa. At sa aking pagkukulang, kaya sinasama ko sa mahal na Birheng Maria, sa lahat ng mga anghel at mga banal, at sa inyo mga kapatid na ako'y panalangin sa Panginoong ating Diyos. Kawaan tayo ng makapangyarihang Diyos, patawarin tayo sa ating mga kasalanan at patnubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Please repeat after me. Ama naming makapangyarihan, Ama naming makapangyarihan, ang pagtitiis ng iyong mga kinalulugdan, natyagang pagtitiis ng iyong mga kinalulugdan, natyagang pagtitiis ng iyong mga kinalulugdan, ay magdulot nawa sa amin. Ay magdulot nawa sa amin. Ng iyong ibayong pagmamahal. Ng ibayong pagmamahal. At sa kalooban namin. At sa kalooban namin. Lagi nawa nitong mapahirap. Lagi nawa nitong mapahirap. Ang pananampalatayang may katatagan. Ang pananampalatayang may katatagan. Sa pamagitan ng Yesu Kristo. Sa pamagitan ng Yesu Kristo. Kasama ng Espiritu Santo. Kasama ng Espiritu Santo. Magpasawalang hanggan. Magpasawalang hanggan. Amen. Magsimpo na po. Pagbasa mula sa aklat ni Josue. Noong mga araw na iyon, tinipon ni Josue sa sikem ang lahat ng lipi. Pagkatapos, tinawag niya ang matatanda, ang mga hukom, ang mga pinuno at ang mga tagapangasiwa sa Israel. At sila'y humarap sa Panginoon. Sinabi niya, ito ang pinasasabi sa inyo ng Panginoon, ang Diyos ng Israel. Noong una, ang inyong mga ninuno ay nakatira sa kabila ng ilog Euphrates. Isa sa mga ito si Tare, na ama ni Abraham at ni Nakon. Sumasamba sila sa ibang Diyos Diyosan. Tinawag ko si Abraham buwat sa lupaing iyon at dinala ko siya at pinatnubayan sa buong kalawakan ng Kanaan. Pinagkalooban ko siya ng maraming inanak at inapo. Naging anak siya ni Isaac at naging anak naman nito si Esau at si Jacob. Ibinigay ko kay Esau ang kaburulan ng Sar bilang bahagi niya. Ngunit si Jacob at ang kanyang mga anak ay nagpunta sa Ehipto. Sinugo ko si Moises at si Aaron at sa tulong ng mga himalay pinahirapan ko
ko ng katakot-takot ang mga Ehipsyo. Sa gayong paraan ay hinango ko kayo roon. Inilabas ko sa Ehipto ang inyong mga ninuno at nakarating sa dagat ng mga tambo. Hinabol sila ng mga Ehipsyo at itinaboy papunta sa dagat. Ang inyong mga ninuno ay nanalangin sa akin at pinalatag ko ang dilim sa panggitan nila at ng mga Ehipsyo. Pinauhu ko sa mga ito ang nahating dagat at sila'y natabunan ng tubig. Nasaksihan ninyo ang mga ginawa ko sa mga Ehipsyo at matagal kayong nanirahan sa ilang. Pagkatapos, dinala ko kayo sa lupain ng mga Amoreo sa silangan ng Kamtan. Binaka nila kayo at pinagtagumpay ko kayo sa kanila. Pinuksa ko sila at nasakop ninyo ang kanilang lupain. Nilabanan kayo ng hari ng Moab, si Balak, na anak ni Zippor at sinugo niya si Balaam, na anak ni Beor, upang sumpain kayo. Ngunit hindi ko dininig si Balaam. Sa halip, pinagpala niya kayo. Sa gayon, iniligtas ko kayo sa kamay ni Balak. Tumawid ako sa Jordan at sumapit sa Jericho. Nilabanan kayo ng mga taga-Jericho at ng mga Amoreo, Pereseo, Cananeo, Heteo, Jereseo, Hebeo at Hebuseo. At sila'y nalupig sa inyo, sa tulong ko. Pinasalakay ko sa mga pukyutan ang dalawang haring Amoreo at pinalayas ko sila bago kayo dumating. Walang kinalaman sa pangyayaring iyon ang inyong mga tabak at pana. Binigyan ko kayo ng lupang hindi ninyo binungkal. Pinatira ko kayo sa mga bayang hindi kayo ang nagtayo. Kumain kayo ngayon ng ubas at olibo na galing sa mga punong hindi kayo ang nagtanim. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Ang pag-ibig. Ang pag-ibig na may kapal ay tunay na walang hanggan. Ang pag-ibig na may kapal ay tunay na walang hanggan. O pasalamatan ang Panginoong Diyos pagkat siya'y mabuti. Ang kanyang pag-ibig ay pangwalang hanggan at mananatili. Pinakadakilang Diyos ng mga Diyos ay pasalamatan. Ang pag-ibig niya ay mananatili at pangwalang hanggan. Makapangyari ang higit kayo naman itong Panginoon. Ang kanyang pag-ibig ay mamamalaging habang panahon. Ang pag-ibig ng may kapal ay tunay na walang hanggan. Nang may labas niya ang kasama habang nasa ilang, ang kanyang pag-ibig ay mananatili at pangwalang hanggan. Pinagpapatay niya yaong mga haring may kapangyarihan. Ang pag-ibig niya ay mananatili at pangwalang hanggan. Maging mga haring bantog noong una ay kanyang pinatay. Ang kanyang pag-ibig ay hindi kukubas at pangwalang hanggan. Ang pag-ibig ng may kapal ay tunay na walang hanggan. Ang lupain nila ay ipinamahagi sa kanyang hinira. Ang pag-ibig ng Diyos ay mananatili at pangwalang hanggan. Ipinamahagi niya sa Israel kanyang mga lingkod. Hindi kumukubas at mananatili ang pag-ibig ng Diyos. Nang tayo'y masakop ng mga kaaway, pinalaya tayo. Ang kanyang pag-ibig ay mananatili, hindi magbabago. Ang pag-ibig ng may kapal ay tunay na walang hanggan. Hallelujah! Hallelujah! Wikain mo kung nakikinig ako sa iyong mga salita. Hallelujah! Sumayin niyo ang Panginoon. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Mateo. Apuri sa iyo, Panginoon. Noong panahon may mga Pariseo lumapit kay Jesus at tinangkang siluin siya sa pamagitan ng tanong na ito. Na ayon ba sa kautusan na hiwalayan ng lalaki ang kanyang asawa sa kahit anong kadahilanan? Sumagot si Jesus, hindi mo ba ninyo nababasa sa kasulatan na sa pasimula ay nilalang sila ng may kapal, lalaki at babae?
At sinabi dahil dito, iwan ng lalaki ang kanyang ama at ina at magsasama sila ng kanyang asawa at sila'y magiging isa. Kaya hindi na sila dalawa kundi isa. Ang pinagsama ng Diyos ay huwag pag-iwalayin ng tao. Tinanong siya ng mga Parisay, bakit iniutol si Moises na bigyan ng lalaki ng kanyang asawa ng kasulatan sa pag-iwalay bago iwalayan iyon? Sumagot si Jesus, dahil sa katigasan ng inyong uli. Kaya ipinahintulot ni Moises na iwalayan ninyo ang inyong asawa. Subalit hindi ganoon sa pasimula. Kaya sinasabi ko sa inyo, sino mang lalaki na umiwalay sa kanyang asawa, sa anumang dahilan liban sa pakikiapit at mag-asawa sa iba ay nangangalunya. At ang mag-asawa sa babae hiniwalayan ay nangangalunya rin. Sinabi ng mga alagad, kung ganyan po ang kalagayan ng lalaki sa kanyang asawa, mabuti pang huwag nang mag-asawa. Sumagot si Jesus, hindi lahat ay makatatanggap ng simulain yan, kundi yan lamang pinagkalooban ng Diyos. Sabagat may iba't ibang dahilan kung bakit may mga lalaking hindi makapag-asawa. Ang ilan dahil sa kanyang katutubong kalagayan, ang iba dahil sa gagagawa ng ibang tao, ay nagkakagayon sila. Mayroon namang hindi mag-aasawa, alang-alang si kaunlad ng paghahari ng Diyos. Ang makatatanggap ng simulain ito ay tumangkap nito. Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoon Jesucristo. Sumayin niyo ang Panginoon. So isang pagkakataon na kung saan ay muli nating pagtibayin ang ating pagkakataon na lalong mapalapit sa Diyos. Bahagi yun na kung saan yung ebanghelyo natin ngayon sa araw na ito ay mayaman sa puro ng ating Panginoong Jesucristo. Dito rin ang matatagpuan natin yung kasagutan sa katanungan. Sa kumisa may mga nagtatanong, Father, no? Bakit ang mga pari ay walang asawa? No? So nakalagay din po sa ebanghelyo ngayon. Anong sabi ni Jesus? No? Sabi rito ay may mga lalaking hindi nag-aasawa dahil sa paglilingkod sa Diyos. Yung term na ginamit po dito sa ating ebanghelyo ay pagkakataon na kung saan ay alang-alang sa kaunlad ng paghahari ng Diyos. So, bagaman po ang pinag-uusapan sa ebanghelyo tungkol sa pag-aasawa o sa hindi pag-aasawa, medyo malayo pa po yun na dapat natin bigyan ng paninilay. Pero yung isang bagay yon na nais natin ng pagtuunan ng pansin na ipinahayag din sa ebanghelyo, no? Na kung tusin po ay kaakibat din ng pundasyon sa buhay may asawa. Ano yun? Kung yung pong maalala, sinabi ni Jesus dito, no? Na hindi pa ba ninyo nababasa na sa kasulatan na sa pasimulay nilalang sila ng may kapal, lalaki at babae. So, yun po siguro bigyan natin ng pansin. Ang nilikha ng Diyos ay lalaki at babae. So, may ibang magtatanong. Sabi ni Father, bakit ganon? Ay may ibang lalaki, no? Nag-aastang babae, no? Merong ibang babae, no? Nag-aastang lalaki, no? Bagamat alam po natin na maliwanag sa banal na kasulatan, no? Na ang nilikha ng Diyos ay babae at lalaki. Siguro magtatanong tayo, bakit yung tawag doon sa iba ay yung babae nag-aastang lalaki? Anong tawag natin doon? Alam ninyo, eh, no?
ay yung lalaki nag-aas ng babae. So bahagi ho, no? Paano po, Father, yun? Ano? Sabi nga nung iba ay, I am a woman trapped in a man's body. Ano? Siya daw ay babae, siya daw ay babae na nakakulong sa katawan ng lalaki. Ano? Bahagi ho ng panyaya ng simbahan. Alam ba gamat alam natin, ano? Kuminsan ay ang kulang ay ang pagpapaliwanag. Well, hindi yung sa pagdama na sabihin natin, hindi, sabi ng Diyos sa Biblia na meron lamang babae at lalaki. Eh, paano yung iba? Sinasabi niya, Father, naramdaman ko ganito ako. Ito ngayon yung sitwasyon na kinabibilangan natin ngayon sa lipunang ginagalawa. Sa ibang bansa, may narinig tayo na kamakailan lamang ng karaang buwan ay pinayagan ng Supreme Court of United States of America ang kasal ng babae sa babae, lalaki sa lalaki. Pero saan ba talaga makita po natin yung nakaugat ang problemang ito? Alam nyo, noong una kasi walang problema kasi alam natin na babae at lalaki lamang. No? Nais ko rin pong explore yung bahagi na ito para maunang kasi bahagi ito ng personalidad, malaman natin. Ano? Malaman natin, lalong-lalo na po yung ibang may mga identity crisis. Na hanggang ngayon hindi pa nila alam kung sila'y babae o lalaki, no? So, baka kayo nagdududa pa, no? Sa inyong sarili, no? So, kinakailangan niyo ring malaman kayo ba ay babae o kayo ba ay lalaki, no? Kasi mahirap po rin, no? Mahirap din na doon sa katatayuan ng iba na hanggang ngayon hindi pa nila sigurado kung sila nga baga ay lalaki. Samantalang sila ay physically na lalaki. So ano yung makita ho natin? Kasi yung problema po kasi ganito. Sabi ng science ay it is possible na magkaroon ng tinatawag po nating homosexuals, bakla o tomboy. Yun ang sabi ng science. Ha? Sabi ng science ay posible. Anong sabi ng science? One in a million. Ha? One in a million. Sino sa inyo may biology na? Wala ba sa inyo may biology? Lahat kayo na. Ha? Sino may biology na? Mayroon ba ba kayong biology? O college ba yun? Ayun. May biology kayo. Alam niyo yung chromosomes? Yes! Anong chromosomes ng babae? Ilan na yung babae? Ano? Oh, yan ang chromosomes ng babae. Anong chromosomes ng lalaki? XY. Oh, XY. You know? So, yun ang chromosomes. Kapag XX ka, ikaw ay? Kapag ikaw ay XY? Oh. Mayroon daw tinatawag na anomaly. Yung XY, naging XYY. At saka yung XX, naging XXY. No? Yun ang tinatawag ng iba na bakla at tomboy. Pero ang sabi nga po ay paano ma-identify? No? Yun ang problema. One in a million lang. Ilang million ang Pilipino? Ilang million ang Pilipino? Ilang million tayo, mga Pilipino? Social science. Social studies. Ilang milyon ang mga Pilipino? Ilan? Ha? 1 million. Kulang pa yung 1 million. 98. Kulang pa. 100. To be exact, 100.7 million Pilipinos. So 100, kung sabihin natin 1 in a million, ilan lang dapat ang ano? 100 lang dapat, no? Yung bakla at saka tomboy. Ngayon, naglipa naman yung bakla at tomboy, no? So, pero ibig sabihin, yun ang sabi ng science. 1 in a million. It is possible, but 1 in a million. Ang isa pa ang problema rito ay ganito. We cannot
determine kung ito nga baga ay bakla o tomboy. Walang physical na magsasabi na, ah, ito'y bakla at tomboy. Ano lang yung pinagbabasihan? Ramdam ko. Ramdam ko na ako ay tomboy. Rambadam ko na ako ay bakla. Yun ang aking pakiramdam. Yun ang problema po natin kuminsan sa panahon na ito. Kaya very, very difficult na masabi natin na there is a possibility, pero ang tanong natin ngayon ay, how can we determine? Paano natin masabi na, ah, oo nga, tama ka nga. Ano? Yung babae at lalaki, madali natin masabi. Ano? Physical feature. Ano? Kaya na siguro po bahagi yun ng pagkilos ng isang babae at sa lalaki, madali sabi na, ah, ito, lalaki ito. Ito, babae ito. Ano? Pero yung paninindigan ng simbahan ay maliwanag. Ang nilikha ng Diyos ay lalaki at babae. Sinasabi ko lang po ito para makita po natin, maunawaan natin yung isang katatayuan na kung minsan ay nag-uugat yung problema. Ano? Na there is a possibility but the problem is how could you determine? Ano? Kung limbawa, sinasabi ng isa na, ay, Father, pakiramdam ko ako ay bakla. Father, pakiramdam ko ako ay tomboy. Paano ko kayo nagkamali? No? So, anong mangyayari? It will change your whole perspective. Kasi yun ang personalidad na pinanghawakan mo. E paano kapag ang pinanghawakan mo ay mali? No? Paano ang maging bahagi ng iyong buhay? Sabagat, papasa pa sa isang buhay na kung tutusin po, ay very, kung tutusin po natin, ay walang kasiguraduhan. Yun ang isang problema na hinaharap po ng lipunan ng ating ginagalawan. Siguro sabihin niyo, Father, eh, Father, hindi naman kami tomboy, hindi naman kami bakla. No? Hindi namin problema yan. No, no. It will also become our problem because kinakailangan din o gabayan natin yung mga kapatid natin na naliligaw ng landas. No? Kinakailangan natin makita kung kinakailangan natin ipaalala na tulungan natin yung ating kapatid na nalilito. No? Kinakailangan natin tulungan yung direksyon yung ating kapatid na, ah, no? Masabi natin na, ah, eh, baka ikaw lamang ay pakiramdam mo lamang yan. Hindi yan ang totoo. No? Kinakailangan din natin na kung saan ay magabayan natin yung mga kapatid natin na hanapin nila yung tunay nilang sarili. Why? Sabagat sa oras na sila'y magkamali, yun ay pangahawakan nila habang sila'y nabubuhay. At maaaring kapag sila ay nagkamali, anong mangyari? Baka yung buhay na kanilang tatahakin ay hindi sila maging maligaya. No? Hindi sila maging maligaya. At yun ay labag. Yun ay labag sa tunay na misyon na ibinigay ni Jesus para sa atin. Mayroon tayong ipinahayag, kaya bahagi po rito, ano, ay yung ating kasarian, yung ating personalidad na nakabase rin ho, hindi natin mayalis sa bahagi ng ating pagkilos na kasama ng ating personalidad. Kaya napakahalagang maunawaan natin. Ano? Talagang maunawaan natin. So, kaya anong kinakailangan natin na bigyan ng pansin? Ano? Na gabayan natin yung mga kapatid natin nalilito. No? Na hanggang ngayon hindi nila malaman kung sila ay babae o sila ay lalaki. Kung sila nga baga ay tunay na bakla o sila nga baga ay nagkukunyari lamang na bakla. O sila baga ay tunay na tomboy o sila baga lamang akala nila sila ay tomboy. So kinakailangan natin silang tulungan at bigyan ng higit ng pagkilos sa kanilang katatayuan. No? Sabagat, ito'y bagay na kung saan ay makita po natin, ano, na masalimuot na pagkiluso natin sa buhay na dinadaanan natin. Ganito, no? Ito yung bigyan natin. Well, bagamat to ang tinuturo ng simbahan ay ang nilikha lamang ng Diyos ay babae at lalaki, at kung sakali man hong mayroon sa inyo na nagsasabi na, ha, pakiramdam ko ako ay tomboy, ano, ay sabi nga ho natin, ano, ay bigyan natin ng pagkakataon na sila ay talagang masuri nila ang kanilang sarili, na maunawaan nila na sila ay talaga yung tomboy. Kasi yung mga pagkakataon lamang na halimbawa ho, no, yung
babae, lahat ng kanyang kapatid ay puro lalaki. No? So, kaya kuminsan nag-aasas yung lalaki kasi bakit? Kasi ang mga kapatid niya ay lahat ay lalaki. Pero kung tusin naman, hindi siya lalaki kasi kailang siya ay nasanay na ang kanyang kasama ay puro lalaki. No? Pero baka mamaya siya lamang ay nag-iisip, akala niya rin siya ay lalaki. Kaya kinakailangan din natin bagigit ng pagnilay-nilayan yung ating sarili. Bakit? Kasi nga, kung ikaw ay nagkamali ng pagkaunawa tungkol sa iyong sarili, ay baka pagsisihan mo later on na masabi mo natin na hindi pala naman talaga ako ganito. No? Kasi may posibilidad ng pagkamali. Kasi bakit? Sabi ng science, it is possible but only one in a million. No? So, may problema ang science. Why? They could not determine. Yun ang isang problema na iniyahin ko doon, ano? Sa pagkilos natin. It is possible. But, tanong ay, paano ka makasisikurado? Sa pagkaunawa ng simbahan, maliwanag ang panyaya ng simbahan. No? Dilika ng Diyos ang isang babae at isang lalaki. Mas madali sanang maintindihan. Mas madali sanang maunawaan. Kaya lang, hindi natin may alis na kuminsan, sabi nga natin, may anomaly, no? May komplikasyon na dumarating sa ating buhay. So, gabayan natin ang bawat isa na makita talaga yung kanyang sarili sa harapan ng Diyos kung sino talaga siya. Pangalawa, respeto natin, no? Respeto. Alam niyo po, isa ho sa mga mabuting katatangian ng Katolikong pananampalataya ay respeto. No? Ay, pakiramdam ko ay ikaw ay bakla. Bagamat ako po'y Katoliko, sinasabi na ang nilikha lamang ng Diyos ay babae at lalaki. Oh, yun ang aking panimala. Pero respeto kita. Kasi bakit? Kasi sinasabi na ikaw ay bakla. Bagamat hindi kasama roon sa aking paniniwala na ikaw ay bakla. Na ikaw ay, dahil sa ikaw ay bakla, irerespeto pa rin kita kasi ikaw ay tao. No? Maaring sa tingin mo, hindi ka babae, hindi ka lalaki. Pero respeto kita kasi yun ang turo ng ating pananampalataya. Pero ang aking paniniwalaan ay either ikaw ay babae o ikaw ay lalaki. Maaaring hinahanap mo pa ang iyong sarili. Hanggang ngayon hindi mo pa matutagpuan. No? Pero irerespeto kita. Kaya respeto po natin. Ano? Irespeto po natin yung mga taong inaakala natin ay iba ang paniniwala sa atin. Kasama na dyan ang kaisipan sa tinatawag natin paging lalaki man o babae, bakla man o tomboy. Bakit? Dahil tayo ay mga anak ng Diyos. Tayo ay mga tagasunod ng ating Panginoong Jesucristo. So bahagi po na kung saan ay bigyan natin ng pagtingin. No? So, bagamat gusto natin na maisipan na talagang makita natin yung paghilihis, no? Ng batak sa mundong ginagalawan natin na maunawaan ng iba kung sino ba talaga sila, babae o lalaki. Pero dahil hindi natin hawak ang lahat ng kalooban ng tao, ay anong gagawin natin? Irespeto natin. Pero maliwanag po, no? Yung isinasaad ng banal na kasulatan. Asala rin po, no? Tayo bilang mga mananampalatayang Kristiyanong Katoliko, gabayan natin yung ating mga kapatid, lalong-lalo na po yung hanggang ngayon na hindi nila maintindihan kung ano ang kanilang kasarinlan. Ibanalangin natin sa puwang nakapag ang kanilang katatayuan. At ipanalangin din natin, no? Kasi may mga lalaki na dapat ay magpakalalaki, no? May mga babae na dapat talagang pahalagaan nila yung kanilang pagkababae. Makita ng bawat isa na ang kanilang
kanilang, kung tawagin po natin, ano, ang kanilang sex ay napakahalaga, ano, bilang male or female sa paglago ng bawat buhay sa daigdig na ito at sa bawat paglago ng ating pagkilos sa mundong ating ginagalawan. Kasi may mga bagay yun na hindi pwedeng gawin ng lalaki. Ito na dalimbawa ng ano, panganganak, no? Kaya bang manganak ang lalaki? Hindi pwedeng manganak ang lalaki, no? Ano lang ang pwede, sino lang ang pwedeng manganak? Babae. No? Yan po ay isang tungkulin na hindi pwedeng ibigay sa ibang sex. Kaya, mayroon nung ginagawang, mayroon pong pagkilos yung bawat isa, babae o lalaki, na kundusin po ay para lamang sa kanyang pagiging babae o sa kanyang pagiging lalaki, sa kanyang sex. Kaya ito po yung dilog natin sa harapan ng pong may kapal. No? Na makita natin at maunawaan natin yung kahalagahan na itinuturo ng ating pananampala bilang babae at bilang lalaki. Nakikilahok sa paglikha ng Diyos ang bagong buhay ang mga mag-asawa at may bahay. Ialay natin ang ating mga panalangin para sa mga magulang at mga anak. Panginoon, punuin mo ng iyong pag-ibig ang aming mga tahanan. Panginoon, punuin mo ng iyong pag-ibig ang aming mga tahanan. Ang simbahan na White, pinagpapay turo sa kanyang mga totoong dangal ng kasal at tulungan ng mga mag-asawa na manatiling magkasama sa banal nilang buhay may asawa. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, ito'y mukha ang pag-ibig ang aming mga tahanan. Ang mga pinuno ng gobyerno at mga mambabatas, naway magpatubad ng mga batas at tuntunin ng nagtatatag ng tahanan at hindi sumisira nito. Manalangin, Panginoon. Panginoon, punuin mo ng pag-ibig ang aming mga tahanan. Ang mga dumaranas na mga pagsupok sa kanilang buhay, may asawa na may makatanggap ng tiyaya ng makapagkita sa buhay ang kanilang mga pangako, manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, punuin mo ng pag-ibig ang aming mga tahanan. Mga Panginoon, sila dahil at sighiwalay na may magkatagpo ng suporta at pag-unawa sa kanilang kapwa, tao sa kanilang komunidad. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, punin mo ng pag-ibig ang aming mga tahanan. Ang mga yumao nating mga kamag-anak at kaibigan, naway magtamo ng kaligayahan at kapayapaan sa walang hanggan tahanan ng Diyos. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, punin mo ng pag-ibig ang aming mga Diyos, ang pag-ibig nilikha mo kaming lalaki at babae upang ipagpatuloy ang iyong gawain lumikha ang pagmamahal namin sa isa't isa nakatilig sa mga lamin sa iyong panahon ng aming buhay. Inilin namin ito sa pamagitan ni Kristo ang aming Panginoon. Amen. Po ang lahat. Imperator. Sa pagpapala mo, tanda ng bawat puso, pagkat inibig mo, ngayon'y nananalig, nagmamahal sa'yo. Tinapay na nagmula sa buti kain nag
ibibigay ng buhay mo. At alak na nagmula sa isang tangka ng ubas, inuming nagbibigay lakas. Kunin at tanggapin ang alay na ito, mga biyayang nagmula sa pagpapalak mo. Tanda ng bawat puso pagkat inibig, ngayon nananalig, nagmamahal. Kayo mga kabatid upang ang paghahain natin ng kalugdan ng Diyos sa mga kapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay sa kapurihan niya at karangalan sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan niya pangalan. Please repeat after me. Ama naming Dumika, tanggapin mo ang mga alay na aming iniyahain. Ngayong ginugunita namin ang mga banal na martir at ipagkaloob mong aming sambahin. Ang ngalan mong may katatagan sa pamamagitan ni Hesukristo, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Sumayin niyo ang Panginoon at sumayin rin. Taas sa Diyos ang inyong puso at diwa. Tinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tuning ang marapat na ikaw ay aming pasalamatan. Pamagitan ng Hesukristo na aming Panginoon, lubang na bagbag ang kanyang loob sa pagkakamali ng tao, kasang sinukong kahit minabuti niya siya ipanganak ng bering bukod mong pinagpala sa mabaan lahat. Sa labi ng imbing kamatayan kami nagaw na namatay mong anak, sa magabuhay niya kami kanyang binuhay upang kaunayan namin sa iyo huwag magwakas. Kaya kaisa ng mga anghel, sisiawit ng papuri sa iyo nang walang humpay sa kalangitan, kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Santo, 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 Panginoong Diyos na nakakasakbo, napupuno ang langit at lupa ng kadakilaan mo. O sana sa kaitaasan, pinagpala ang naparirito sa ngalan ng Panginoon. O sana sa kaitaasan. Ama naming banal, ikaw ang bukal ng tanang kabanalan, kaya sa pamagitan ng iyong Espiritu, gawin mong banal ang mga kaloob na ito upang para sa amin maging katawan at dugo ng aming Panginoong Hesukristo. Bago niya pinagtiis ang kusang loob na maging handog, hinawakan niya ang tinapay, pinasalamatan kanya, pinaghati-hati niya yon, iniabot sa kanyang mga alagad at sinabi, tanggapin ninyo lahat ito at kanin, ito ang aking katawan na inihahandog para sa inyo.
ano matapos ang unang nilalagay niya ang kalis. Hindi kanyang pinasalamat. Kanyang pinang kalis ng kanyang dagalo. Sinabi, ang gabinin yung lahat ito at kumin ito ang kalis ng kumin ito. Para sa inyo at para sa lahat. Sa kapagpapatawad at lahat sa kanyo. Gawin niyo ito sa pag-ala-ala. Ang misteryo ng pananampalataya. Si Kristo ay si Kristo na buhay. Si Kristo ay pagkakas sa wakas ng panahon. Ang mga ginagawa namin ngayon ang pag-alala sa pag-amatay at pagkabuhay ng anak, pinayari namin sa iyo ang tinapay na nagpapalataya.